Matapos nga magkampiyon ang kupunan ng TNT Tropang Giga noong PBA Bubble, nais ng MVP Group na palakasin pa ang kanilang kupunan. Nangangahulugan ba ito na ipagpapalit si Troy Rosario para kay Jason Perkins? Dahil sa kaka-champion pa lang ng TNT nitong nakaraang Philippine Cup, malabong makiliti si Coach Chot Reyes sa kanilang lineup, lalo na at malaking tulong si Troy Rosario sa kanila para masungkit ang inaasam na kampiyonato noong nakaraang PBA Bubble. Pero kung hindi maganda ang magiging performance ngayong Governor's Cup, gagawa ba sila ng hakbang para makuha si Perkins? Ang Phoenix Super LPG ay nahihirapan at ang katayuan nito ay hindi malinaw kung tungkol sa pananalapi. Napabalita pa nga noon na nais nang ibenta ito sa ibang kupunan. Mukhang hindi din masaya si Matthew Wright sa team, kaya gusto rin bang lumabas sa team ni Perkins? Ang trade na ito sa pagitan ng Phoenix Super LPG at TNT na involved itong si Jason Perkins at Troy Rosario ay sapat na patas, ngunit sino ang mananalo? Parehong may inside-outside game kahit na mas magaling si Perkins sa post, samantalang si Troy Rosario naman ay mahuhusay sa tres at kaya makipagsabayan sa malalaking import lalo na ngayong Governor's Cup. Kung sakaling mangyari ito, mabibilang natin ito bilang blockbuster trade at magiging kawili-wiling makita kung ano ang kagawin ng SMC team sa trade na ito. Ngunit sa aking palagay mga kadribol ay hindi na kailangan ng TNT itong si Jason Perkins dahil sa ganda ng larong ipinakita ni Troy Rosario noong PBA Bubble ay malabo itong bitawan ng TNT. Matatandaan mga kadribol na muntik nang i-trade itong si Rosario noon para kay Macpelo pagkatapos ng kanyang mga pakikibaka noong 2020 Philippine Cup. Ngunit tila gusto ni Coach Chot Reyes na manatili siya sa TNT at nagbunga nga ito ng kampiyonato. Bago tayo magtapos mga kadribol, mabilis ang shoutout muna kina